Marami yung nangangarap sa atin na magka-motor. Pero hindi lahat afford yung mga mamahaling scooter, mga idol, no? Yung iba nangangarap na magkaroon ng scooter na maganda na mula sa big brands tulad ng Honda. For today's episode, mga idol, ang i-feature natin ay ang pinaka-affordable na scooter na gawa ni Honda. Dito tayo sa Honda Wing Shop ng Motor One Marketing. And balita ko, mga idol, ay meron silang Honda Dio sa loob ng showroom. Pasok tayo at alamin natin kung ano yung specs, kung magkano ang SRP, at kung magkano ang installment ng motor na Honda Dio. Tara, mga idol! Honda Dio, mga idol, 2021 model, and alamin natin kung magkano, kung ano yung specs, at kung ano yung installment amortization ng motor na to, mga idol. Ah, good afternoon, mga ka-Honda. By the way, I'm Randolph G. Torado from Honda Philippines. So I'll be introducing to you the Honda Dio 110, which is newly launched by Honda Philippines. By the way, ano bang meron dito sa Honda Dio natin? Honda Dio natin is meron siyang quad, wider ang seat niya, and saka yung stepboard niya. So for more spacious yung mga malalagyan natin for grocery dito. Another is yung meron tayong hook sa dito para paglalagyan ng gamit, saka dito. Another is yung sa Dio natin is yung headlight niya is LED. LED po siya. Tapos, another advantage po ng Dio natin is may park brake lock po siya. So, para saan ba itong park brake lock? Para po ito sa mga, pag mag-parking po tayo, mga incline or decline, hindi po siya masaslide or bababa. Another is, combi brake na po yung Dio natin. So pag 30% braking dito sa left side is sa rear. Pag i-full brake po natin, both front and likod, mag-brake po siya automatic. Another is yung U-box. Okay. Yung U-box po ni Dio is spacious, kaya po yung half-face helmet. Tapos another advantage po ni Dio is yung fuel tank capacity or full tank capacity ni Dio is nasa 5.3 liters. And lastly is yung fuel, average fuel ni Dio is nasa 58.3 kilometers is to 1 liter. So mas tipid po siya kasi yung Dio natin is carburetor type po, hindi po siya FI. Pila ka cc? 110cc po yung Dio natin. 110cc. Okay, sir. Tapos, ang Dio, sir, is, ano siya, sir, no? Ay, hindi pa siya... Hindi siya disc brake. Drum brake po siya, sir. Drum brake. Yes. Pero po. Combi brake siya, combi brake na po siya, sir. Okay. Bali, harap at likod. Harap at likod. 30% application dito sa left brake is yung sa likod. Pag i-full brake po natin, both front and rear brake is mag-brake po siya. Yun po yung combi brake namin. Okay, sir. So, ang tire size nito, sir? Tire size is nasa 10 10 po. 10 inches. 10 inches. So, yes, sa harap is 90-100. 90-100. Yes po. Sa likod, sir? Sa likod is nasa 90 by 100 and size 10 so inches same po. Lang. Same lang po. So since sa harap, sir, is LED na yung headlight, how about sa likod, sir, yung tail light natin? Yung dito, sir, LED, pero yung signal light, position light natin or kwan is bad po. Bad type? Ang bad, yes, type po. Lang niya is? Yung signal light po. Signal pero light yung po, braking light niya is LED po. How about sa gauges, sir? Yung gauge, panel gauge po ni Dio is analog type po siya, hindi po siya full digital. So makita natin dito sa right side, is makita po natin yung fuel gauge kung full tank ba or empty na, and yung speedometer and yung trip meter po niya. So bali analog lahat, sir? Analog, no? Type po, analog, yes, type. Pero when it comes sa ano niya, sir, sa ignition na mga features, let's say for example sa susian, sir, gagaya siya ni PCX na yung seat na pang opening niya sa seat, sir, dito, sir, nasa susi na. Yes po.
So bali ang selling point niya talaga sir is the price. Yes, another that is the price kasi siya po ang pinaka cheaper na Honda automatic model po natin, which is 50,250 lang po SRP price ni Dio. Okay. Tapos kung down payment naman po nasa 3,200 lang po. So for the monthly amortization for 1 year or 12 months nasa 5,305 po. 18 months is 3,929. 2 years nasa 3,241. While for 30 months pwede din po 2,828. And for 3 years or 36 months is nasa 2,553 po. So napakamura po ng Dio natin. Ayun, maraming salamat kay Sir Randolph sa pag-accommodate sa amin dito at siyempre pag-explain sa mga specs, sa price at sa mga monthly amortization ng motor na to mga idol. Sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan yung upload natin for today. And sa mga gustong pumunta dito, pwede kayong bumisita sa showroom ng Honda Wing Shop dito sa Matina, Balusong, Davao City mga idol. So open siya pero magkakaroon sila ng reopening this Friday sir no? Bali, September 10, 2021. So yun mga idol, pwede kayong anytime bumisita dito sa showroom nila at marami silang naka-display aside sa Honda Dio. Pero for today's episode, ito yung pinifeature natin para sa mga naghahanap ng murang scooter na gawa ng Honda. Yun lang mga idol, maraming salamat. Hit the subscribe button mga idol at syempre hit the notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload. So yun, once again, maraming salamat. Ito ang Biyahe with Ken na nag-iwan ng kasabihang ride safe and stay safe. Peace mga idols.